Ikauna ng Agosto, paggunita kay San Alfonso Ligorio, obispo at pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Umabot kay Haring Herodes ang katanyagan ni Jesus, at sinabi niya sa kanyang mga kasambahay, "Si Juan Bautista siya, nabuhay si Juan mula sa mga patay, kaya nagkakabisa sa kanya ang makalangit na kapangyarihan." Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan at nag-utos na ikadena ito at ikulong dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo siya pwedeng maging asawa." Talagang ang gusto ni Herodes na patayin siya, pero takot siya sa mga tao na kumikilala kay Juan bilang propeta. Kaarawan ni Herodes at nagsayaw ang anak na babae ni Herodias, at nasiyahan si Herodes sa kanya. Kaya sinumpaan niya ang isang pangako na ibibigay sa kanya ang anumang hingin niya. At sinabi ng babae ayon sa turo ng kanyang ina, "Ibigay mo rito sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha." Nasaktan ang hari, ngunit napanumpaan na niya ang pangako sa harap ng mga bisita, kaya iniutos niya na ibigay iyon sa kanya. At pinapugutan niya ng ulo si Juan sa kulungan. Inilagay sa isang plato ang kanyang ulo at ibinigay sa babae at dinala ito ng babae sa kanyang ina. At pagkatapos ay dumating naman ang mga alagad ni Juan at kinuha ang kanyang katawan at inilibing. At pagkatapos ay binalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Herodes sa kanyang mga kasambahay, "Si Juan Bautista siya. Nabuhay si Juan mula sa mga patay, kaya nagkakabisa sa kanya ang makalangit na kapangyarihan." Magkaugnay ang buhay ni Jesus at ni Juan Bautista. Bukod sa pagiging magkadugo nila, binuklod din sila ng iisang misyon. Si Jesus na tagapagligtas na ipinadala ng Ama ang magpapahayag ng paghahari ng Ama. Si Juan Bautista naman ang magiging tagapamansag o forerunner niya. Maging si Herodes ay nakapansin sa pagkakahawig ng dalawa at minsang inakala na si Jesus ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Binagabag si Herodes ng kanyang budhi matapos niyang ipag-utos ang pagpapapugot sa ulo ni Juan. Batid ni Herodes na walang anumang ginawang masama si Juan para patawan ng parusang kamatayan. Matapos masiyahan si Herodes sa ginawang pagsasayaw ng dalaga upang hindi siya mapahiya sa mga panauhin, kailangan niyang tupdin ang kanyang pangako. Si Juan Bautista ang malakas na tinig na nananawagan sa lahat para ihanda ang pagdating ng Mesiyas at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ikinulong siya dahil tinuligsa niya ang pakikiapid ni Herodes kay Herodias na parehong hiniwalayan ang kanilang mga asawa para makapagpakasal sa bawat isa. Pagsasagawa. Nagbuwis ng buhay si Juan dahil nagsalita siya sa panig ng katotohanan. Naninindigan ka rin ba sa katotohanan?